Hello po, mga ma'am and sir. Meron po tayong napakabagong dumating na new arrival na Singer brand. Ayan, may hard case po siya. Pwede po tayo maglagay dito ng mga gamit natin. So, i-open ko na po para makita po natin. Ayan. Okay. Talaga naman pong napaganda po siya, oh. Mayapakan po siya, check natin. Oh, pwede rin po siyang push button. Ayan. 9,500 pesos lang po siya, mga ka-sewing machine. Ito po yung mga multiple stitches niya. Tapos, check natin yung mga ibang gamit po niya, kung mayroon po siya. Ito, mayroon na po siyang spring transformer, ha. Yan, tatandaan nyo po ito. Kasama po ito palagi sa sewing machine pag nag-avail po kayo ng sewing machine na sinabi na nakapackage. So, ayan. Oh, grabe, ang daming needle. Ang daming gamit. Yan. So, okay. So, subukan po na natin, mga ka-sewing machine. Ayan. Ito po yung brand niya, Singer brand. Model po is Y102. Our junior door. Wow, mayroon pa siyang takip dito sa itaas. Talaga napabago. So, okay. So, gawan po natin ng video yung mga multiple stitches niya at kung paano po natin ito gagamitin yung pedal at yung button. So, okay po mga ka-sewing machine. Ito na po yung free niyang foot pedal, yung mga accessories po niya. Lahat po, nandiyan na po siya. Kompleto na po siya. Yan. So, isasaksak po natin ito para matest natin yung mga stitches at saka design ng sewing machine natin. Okay? So, okay po ma'am. So, ito po yung sewing machine natin. Once na pinindot po natin itong mga button dito, yun na po yung lalabas na design natin. So, street sewing. So, ito po yung pindutan natin. Mamaya natin gagamitin yung foot pedal with apakan control ng sewing machine natin. Napakaganda. Napaka-smooth po siya. Ito pa, ang kinagandahan nito, LED power saver na po siya. Inverter na po ito mga ka-sewing machine. Kung gusto po natin zigzagger, mayroon po tayo dito. Ayan, pang-garterize number 7. So, ayan po. Sobrang smooth po yung takbo niya. Hindi po siya maingay. Tsaka wala rin po siyang kalagpag na takbo. Napaka-kinis po yung mga metal hinge niya. Pati yung navel bar niya. Okay, so hindi na po matatalo at hindi na po lugi dito yung pera natin. Talaga pong panalo po tayo dito. Kunin naman natin yung pang-edge na tahin ng sewing machine natin. Ha? Ayan. So, ito po yung pang-edge. Ayan. Ayan, pwede nyo po yung gamitin sa mga t-shirt, sa mga cotton, sa lahat po ng klaseng design na magugustuhan natin. Pwedeng-pwede po natin ito gamitin, ma'am. At ito pang isang kinagandahan po dito. Meron po tayong needle down. Up and down. Ayan. Okay. Tapos, meron din po siyang ibang klaseng stitches katulad ng pangmaong. So, ayan. So, ayan po. Pangbaston po yan, mga ka-sewing machine. Napakaganda talaga niya. So, mamaya, ilalagay po natin yung foot pedal niya para matesting po natin siya. Kung gumagana po yung foot pedal niya sa low speed, high speed, tsaka normal speed, ito po siya. Okay, so, stop po natin siya. So, ayan po, kompletong-kompleto po yung sewing machine natin. So, ngayon, dito po natin isasaksak yung pedal po natin. Ayan. Tapos, susubukan po natin yung zigzag niya sa lining stitch sa pinakagilid. Ayan. So, wala po kong pinindot, kundi inapakan ko lang po yung pedal ng sewing machine natin. Susubukan po natin kung gagana po yung speed control. Okay, functionable po siya. Talaga, mga pong durable talaga yung sewing machine natin, mga ka-sewing machine. So, sumunod po dyan is kung gusto po natin ng another design. Ito, pwede rin po yan. Yan. Tapos, subukan natin itong number 12. Ayan. So, kung sakaling gusto nyo po ito, huwag po kayo mahiya mag-film sa amin. Ah, meron din po siyang scallop na napakaganda. At kung ano man po yung nakita nyo sa video na kasama, dapat kasama po yun. Okay? So once na hindi po kasama yun, so ibig sabihin po, niloloko po tayo ng sealer. Ayan. So ayan po siya mga ka-sewing machine. Identity ng distance, wider ng zigzagger. So ayan po siya. Scallop, gawin po natin yung scallop natin. Ayan. Napakaganda po yung scallop nyo. Lapad na lapad po siya. Okay, so gawin naman po natin yung button holder, ha. Ito po yung button holder natin. So, kailangan po
ibababaw natin to. Yan, may metal po dyan. So, pwede po natin i-atras muna. Tapos, pwede rin natin siyang i-abante. Yan. I-atras natin yan para magkaroon po siya ng kulay green. Ayan. Tapos, abante. So, ayan po siya. Dapat kulay green po siya, hindi po siya magkaroon ng kulay red. Kasi pag nagkaroon po siya ng kulay red, so hindi po mabubuo yung button holder natin, mga ka-sewing machine. Saka mga monster, so ayan po siya. So i-check po natin yan para makita po natin yung ginawa ng button. Okay, napaka-perfect po siya. So sa ngayon mga ka-sewing machine, hinihintay ko lang po yung mga viewers natin at mga followers po natin dyan. Kung gusto nila po itong sewing machine natin para po mamay nila at makuha nila at mabil nila po ito. Ito'y pinaka the best na regalo ngayong December po. Yan. Hanggang January po. Napaka good po ito. Hindi po masasayang yung pera natin dyan. Papakinabangan po nito ng kamag-anak natin, magulang o tayo, kahit sino po na gusto mag-mine. Pakinabang na pakinabang po natin itong sewing machine natin. So maraming salamat po sa inyo lahat.